up? So nandito na naman tayo ngayon para sa isang panibagong YouTube video, guys. So nandito ako ngayon sa Carmspike Bukawi. So alam mo, MacArthur Highway lang to, guys. Ayan, oh. So ito yung ginagawang train yata to, LRT o MRT kung naman yan. Ayan. So dito galing kang Marilao. Ayan. Dito galing papuntang Malolos. Ayan. So sa mga gusto pumunta rito. Pero bago yan, guys, tumatanggap nga pa sila dito ng home credit sa mga gusto mag-avail ng bike dyan, o, yan, o. Pero ba dyan, sa video ito, guys, magbabike check tayo ng isang entry level na road bike. Ayan, gustong gusto ko nito, guys, promise. Pinapangarap ko itong bike na to. Ayan, Java Siluro. Ayan, Java Siluro na disc brake version. Ayan, so wala na tayong intro, guys. Diretso agad tayo sa bike check video. Ayan, ang ganda nito, o. So ayan, guys, ito yung bike check natin ngayon, Java Siluro 2. Ayan, oh, peace, man. Ayan, sabi sa akin, 2 daw to. Kaya lang, hinahanap ko yung 2 sa frame wala, pero sa box daw, meron 2. Ayan, pero ang alam ko, Java Siluro 2 to. Ayan, kasi meron na tayong bike check niyan dati, eh. Kaya lang, rim brake. Pero ngayon, bagong dating nila, naka disc brake. Ayan. So, sisimulan natin ang bike check, guys, sa kanyang frame. Ayan, kung makikita mo, kung makikita nyo, guys, matte black, tapos neon green ang mga lining niya. Ayan. Sisimulan natin sa kanyang head tube. Ang head tube niya, guys, tapered. Ayun, oh, tapered nga. Ayan, ang ganda nito. Kapupunas ko lang. May alikabok na naman. Ayan, kasi ang daming dumadangkal sa sasakyan, guys, eh. Ayan. Tapos, meron ditong logo na V. Ayan. Java to, Java. Kung ako nagkakamali. Siyempre, Java yung bike natin, eh. Ayan. Hinahanap ko yung housing ng bearing wala. Ayan. Kung ako nagkakamali, guys, pag tapered, direkta na yung nilalagay yung bearing sa mismong head tube. Pakitama ako, guys, ha. Ayan, no. Kasi wala akong nakikitang housing, oh. Yung kinakabit sa head tube, yung pinupukpok, wala dito. Oh, di ba? Ayan. Syempre, smooth welding. Sana all makinis. Ayan, oh, sarap imasin dito, guys, oh. Oh, di ba? At dito sa top tube, may makikita tayong siluro. Neon green to. Kitang-kita ka nito sa dilim. Ayan, oh. Kala ko naman, pangarerang motor, tunog pangarera, you know? Ang sakit sa tinga. Ayan. At meron dito warning. Palagay ko, sticker lang to, guys. So, may plastic pa siya. Ayokong tanggalin, guys. Ang sarap sana tanggalin ito para ka nag-unboxing. Kaya lang, hindi atin to, eh. Ayan. Hayaan nyo na natin yung bibili ang magtanggal. At meron tayo dito makikita ang Java. Pag kinapa mo to, para siyang decals. Ayan. At kung hindi ako nagkakamali, bandera to ng Italy. Design or from Italy itong bike na to. Ayan, ganda, oh. Tapos may S dito. So, yun, Siluro. Ayan, Java Siluro. Ayan, oh. Gray to, gray lining. Ayan, dito. Patriangle yung top tube natin. Ayan, patriangle to, pag hinawakan mo dito. At ang ating C-tube ay Aero. Ayan. Yuhuu! Palakpakan tayo. At dito may hulma ng gulong, oh. May hulma. May korte ng gulong. Ayan. At may green, neon green na lining, letter V, Java, at Siluro. Tapos, alloy. Alloy Lodi. Ang ating frame. Ayan. SCSQC. At ang size ay 50. Sige, wenta. Ayan, oh, alloy Lodi. Si Wenta ang size ng ating frame. Ayan. So, medyo pang matangkaran na to. At naka-internal cabling tayo, guys. Isa rito. Tapos, dalawa run sa down tube. Ayan, nakikita nyo ba, guys? Ayan, oh. Ganda, oh. Siyempre, guys, pag may pinasok ka, meron kang ilalabas. Ayan, dito nilabas. Dalawa. Isa, dalawa. Isang RD. Ano kaya ito? Preno? Tapos ito, FD yata to. Ayan. Ito FD. Ito preno. Ayan, tatlo.
Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Diba? Ganda nito guys. Dito dumaan, no? Sa chainstay. May siluro yung ating chainstay. Medyo flat, malapad, then pabilog dito. Ayan, ganda at flat dito. Napakasimple na itong pinaka dropout. Ayan. At sa chainstay, seatstay, bilog, na may Java at gray na lining dito. Ayun, ang ganda. Ay, may bridge. Ay, wala. Akala ko may bridge. Ito, akala ko bridge to. Ayan. So, aero, ang ating frame. Ayan, guys, so aero. Ang down tube niya, may Java dito. Ayan. So, pa-cone type. Cone type yung down tube natin dito. Ito, medyo patuso. Tapos ito, pa-curve. Ayan, cone type. At dito tayo ngayon sa fork. Ayan. Ang fork niya, tingnan natin. Alloy Lodi. Ayan, alloy. Alloy to, alloy. Sabi nila, ayan, alloy nga to, sure tayo. Dynamic airflow, ano to? Braking system. Ayan. So, palagay ko, aero na rin tong fork natin. Ganda na to, guys, oh. Na may Java. Ayan. Tapos B, then flag yata to. From Italy. Ayan. At ang ating hubs. Ang ating hubs. Tuwad tayo, tuwad. Walang tatak. Walang tatak ang hubs natin. Na quick release. Alloy Lodi. Seal bearing Lodi. Holy ha. At bilangin natin ng taas bo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, 12 talaga ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 holes. Ang ating hubs na gawa sa alloy na walang tatak. Palagay ko, bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim na merong sticker na decap. Ayan, decap katiba. Sticker lang to, guys. Kung hindi ako nagkakamali, 50mm to or 40mm yung ating double wall alloy na rim aero. Ayan. At ang gulong natin ay CSD, Caesar. Ayan, parang Greek name lang, ano. At ang gulong ay 700 by 25C. Ah, nipis na to, pangarera na to, guys. Ah, harurot ka dito. At dito tayo sa kabila. Tingnan natin yung hubs. Kung may tatak. Ayun! Walang tatak ang ating hubs. At bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ganun pa rin. 24 holes. Ang ating hubs na alloy. Quick release. Ayan. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker na decap. Katiba. Kung hindi ako nagkakamali, ang decap ay gawa ng Senza. At ang gulong natin, CST Caesar. Ayan. Na ang sukat ay 700 by 25C. At dito tayo ngayon sa cogs niya, guys. Pakinggan natin yung tunog ng hubs. Ayan. Ah, pwede na. Ayan. May tunog pa rin naman siya, guys. Ayan. Ah, bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed ang ating cogs. Ang tatak niya, guys, Sunshine SA. Ayan. 11. Wala akong makita yun. 11 to 28 teeth ang ating cogs, guys. Na 9 speed, gawa ng Sunshine. At ang ating RD ay Altos. Shimano Altos, ang ganda nito. Standard size ang pulley sa tension pulley. At standard size din ang pulley sa guide pulley. Ayan, oh, ang ganda. Palagay ko, guys, pwede rito hanggang ano. Ayan, ay, road bike nga pala to. Akala ko, kasi yung mga ganito, alam ko hanggang 42 teeth kaya nito eh. Pakitama na lang ako, guys. Kaya lang, road bike nga pala to. So, paliit. Paliit naman yung kanyang cogs. Ayan, mountain bike kasi palaki eh. At dito tayo ngayon sa kadena. Ang kadena niya, super narrow Z. Ayun, yun lang nakikita ko. Ay, KMC. Ayan, maganda na to, guys. KMC. Nagutom ako. Akala ko KFC. Ayan, oh. At dito tayo ngayon sa crankset niya. May dumang chicks. Lumabo. Ang magnet natin. Alloy Lodi. Ayan. Ang chainring niya,
Aloy Lodi. Yung loob ng ano, chain ring, yung loob, yung maliit. Bakal, Lodi. Bakal yung ano, loob. Yung maliit na chain ring, guys, bakal. Etong labas, alloy. Etong crank arm, alloy. Ayan, hollow tech tayo, guys. So may pasukan, oh. Uy, wait. Tingnan natin kung may lagusan. Ayan, wala, sarado, guys. Dead end. Dead end. Wala tayong lalabasan. Ayan, pasukan lang. Alloy, gawa ng decap. 170mm ang haba ng crank arm. So, lima ang chain bolt natin. Karaniwan naman yun sa road bike. Lima. Sa mountain bike, apat lang. Ayan. BCD 110. Ang ating chain ring. Ayan, oh, BCD 110. Tingnan natin kung ano yung teeth. Ayun. Asa na? Nawala. Ayun. 34, yung pinakamaliit. Ayan, 34. Then, 50, yung pinakamalaki. 34, 50. Diba? Ang ganda. At ang FD natin, ayun, di tornilyo. Ayan, o. Oh. Ayan, ang tatapang ng mga tambucho na dumadaan sa atin, guys. Ayan, hindi siya pwede i-clamp kasi hindi naman pabilog yung seat tube natin. Di tornilyo siya. May mata dito. Palagay ko, ano to, decap. So, gawa to ng sensa. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Walang seat clamp. Pero dito meron. Ayan. So, pinepress to. Dalawa yan. Meron pa sa isa sa likod. Hahatake nila isa't isa para mag-lock niya tong seat post. Ayan. Tingnan natin kung baka Lorado alloy. Uy, alloy Lodi. Ayan. Na 300mm. So, hindi na siya pwedeng mahaba kasi tatama na rito. So, 300mm ang ating decap na seat post made of alloy. Ang ating pedal. Tingnan natin. Alloy Lodi. Alloy nga, alloy. Di ba? Tapos may plastic sa gitna. Ito plastic to, plastic. Halong alloy saka plastic. Ball bearing type. Ayan, ball bearing type ang ating pedal. At ang ating upuan, napaka-nipis, guys. Promise. Ayan, oh. Oh, ang nipis, oh. Oh, di ba? Oh, ang lambot. Ang nipis ng foam. Na ang haba nung kanal, guys. Malayo dadaaloy yan nang ihi natin dito. Oh, di ba? At ang lalim ng hiwa dito, guys. So daanan ng utot mo to. Ito daluyan ng ihi yan. Oh, di ba? At ito ang haba. Mahaba, payat, matulis. Oh, di ba? Oh, ganun na lang 'yon, no? Oh. Ang ganda nito, price. Ang ganito na, guys. Woo! Tapos may umbok dito. Dito naman yung lalaparan ng puwit mo. Sarap nitong upuan, guys. Oh. Parang gusto ko itong upuan na ito. Ayan. At ito tayo ngayon sa drop bar. Ayan. Muntik na naman masabing drop out. Sinukat ko to, guys. 400mm ang kanyang drop bar. Tingnan natin kung gawa sa bakal or alloy. Asa na nga ba ang aking mahiwagang magnet? Ayun. May chinelas, oh. Oh, ha? Uy! Ano to? Alloy Lodi. Alloy tayo, alloy. Ang stem niya, alloy Lodi. Oh, di ba? Ayan. Ang stem niya, 100mm, guys. Gawa ng dika. Dika na lang, dika. Nawala na yung F. Dika na lang, dika. At ang daming spacer. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Araw, gabi. Diba? Tatlong 10mm. At isang 5mm. Sa ibabaw, merong 10mm. Ayan. Ang dust cover niya or dust cap, alloy. Ang head cap niya, alloy. Ayan. O, diba? At dito tayo. Ang shifter niya, shifter. Ang lever niya, decap. Ayan. Naka-STI tayo. Ayan. Understood na yung guys, ha? Kaya, take note. Ang STI ay sa Shimano. Hindi ko alam kung ano tawag dito yan eh. Pero para na rin siyang STI. Kasi magkasama na yung shifter saka yung brake lever. Ayan. So, isa, dalawa. Ayan. Binalik ko naman guys. Ayan o. Oh. Baka mapagalitan ako eh. Okay. At ito, internal. Cabling tayo sa drop bar. Ayan. Kita nyo guys. Ang linis o. Oh. Internal. Ang ganda. O, oh, diba? Dito lumabas. So, ayun. Nasa ilalim ng bar tape.
Nasa ilalim ng bar tape yung mga kable. Ayan. Yung iba kasi pinapasok sa drop bar eh. Ayan. O, so punta tayo sa kabilang side ng bike. So ito yung kabilang side ng bike. Siyempre disc brake to. Kaya disc brake ang makikita natin. Biglang ganun eh no. 160mm na rotor na walang tatak. IS mount na caliper. Wala ring tatak. Ayan, walang tatak yung caliper niya guys. Diba? Ang lambot nito oh. IS mount. Wala talaga siyang tatak guys. Kahit anong gawin ko yung silip. Wala talaga, promise. At dito sa kabila. Ayun, meron. Meron ditong mata. So, decap ang ating caliper. May bilog dito oh. Para saan kaya ito? Ayan oh. Oh, diba? Uy, ang galing oh. Uy, kakaiba yung caliper sa likod. Ang galing. Parang dual piston pa yata ito. Oh, ang galing oh, diba? Oh, biglang ganun eh no. Pakitama nga ako guys. Parang dual piston yung ating mechanical disc brake dito. Meron kasi dito sa kabila oh, may arm, tapos may arm din dito. 160mm na rotor. Ayan. At syempre, decap na crank arm, 170mm. Ayan. Ay, ano ba yung nasabi ko dito? 160mm. Nalito na bigla, eh, no? Ayan. Hollow tech. Ang ganda na, guys. Eh, no? So, palagay ko wala na ako nakalimutan, guys. Sulya pa uli natin. Ang ganda nitong Jabba Siluro na disc brake. Road bike disc brake. Ayan. So, ayan, guys. Ang ating bike check videos ng napakaganda Jabba Siluro. Ayan, na naka-disc brake. At Shimano Altos na RD at shifter. Ayan, nagkakalaga nga pala to guys sa 27,000 pesos. Dito lang yan sa, ayan, Hard Bike Bukaway. Ayan. Sa nga pala guys, meron sila dito ang home credit para sa mga gusto mga kumuha ng hulugan. Ayan o. Oh. At hanggang dito na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dun sa ating binike check na Jabba Siluro na road bike. Napakaganda nito guys. Gustong-gusto ko nitong road bike na to. At huwag kalimutan pindutin na subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!